Welcome back, mga kaaltab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update, mga kaaltab. Well, gaya nga po ng sinasabi ko, mga kaaltab, sabi ko nga po sa inyo, ngayon po ay September 1, na kung saan ay magbibigay na naman po tayo ng mga throwback video, mga kaaltab. Ito, simple lang po sa sinabi po ni Mengay. Ito po yung 2016. Na kung saan, mga kaaldab, kumbaga masasabi natin na sinagot niya na si Richard Fulkerson Jr. Kung yung video po, mga kaaldab, na ipinakita ko po sa inyo, na pinanood ko po, na kung saan umiyak po si Alden at niyakap niya si Mengay, na umuo naman po si Mengay, di po ba? Pero syempre, bago po tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, consider na kita ang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin pagkatapos mong panoorin, mga kaaldab. Well, eto na nga po yung video, mga kaaldab, na kung saan nga po talagang masasabi natin 101%. Well, panoorin po natin yung video, mga kaaldab, at kumbaga pakinggan po natin. Ito po yung time masyado, mga kaaldab, na kinikilig po talaga ng gusto si Main Mendoza, na hindi po natin nakikita noong mga panahon po ni Congressman Spotted. Real talk, mga kaaldab, ito yung pag pinag-uusapan po, iba yung sigla, iba yung saya. Halatang halata mo kapag scripted po, kasi hindi na gaano nagre-react. Pero ito, kapansin-pansin nyo naman po, mga kaaldab, ito yung sinasabi natin na kapag hindi scripted, talagang masaya. Talagang kikiligin po kayo 101%. Opo, ano lang, ito lang, pagwasok ko sa showbiz. Ayun, last. So, kilala namin. Opo, kilala nyo. Ito, mga kaaldab, real talk, di po ba? Sa mga nagko-komento dyan, sa mga taong hindi pa rin po ako nagigit, so sa mga galit na naman po sa video na to, respeto ko po kayo at ginagalang. Although sabihin nyo na naman, throwback na naman yan, pero okay lang, at least 101% totoo. At least 101% hindi siya edited at hindi po gawa-gawa lang. At galing po mismo sa bibig ni Main Fulkerson, mga kaaldab. Hello! Kita nyo naman po, mga kaaldab, yung kilig kay Mengay nung sabihin niya yung pangalan ni Richard Fulkerson, no, ni Alden. Kaya nga po dun sa mga taong hindi tayo nagigets, hindi tayo masyado naiintindihan, at sinasabi lagi, throwback lang yan, Mr. Destiny, matagal na yan, mag-move on na kayo, kumbaga iba na yung panahon ngayon, iba na yung mahal ni Mengay, iba na yung kumbaga sinasabi na ni Alden na single siya. Well, okay lang naman, mga kaaldab. Ito po yung mga taong hindi po tayo tanggap. Ibig kong sabihin na pinaniniwalaan pa po nila yung mga edited. Dito, napakasimple lang naman po, di po ba? Yung sinasabi natin. Pero bakit hindi po nila magets? Bakit hindi po nila masabi na 101%? Ako bilang true-blooded Aldab Nation, kampante po ako na matatag, lalong-lalo na po sa mga pinangahawakan po nating ebidensya at resibo. Kahit napakarami pong kumakalat, kahit ano po yung gawin nila, patuloy pa rin po tayong nagbibigay. Hindi po, at least dito, mga kaaldab, totoo. Ang punto ko rito, mga kaaldab, kung mahal mo isang tao, yung kilig na andon, yung kumbaga, yung bawat rinig mo yung pangalan, talagang kikiligin ka ng gusto. Di po ba? Kaya nga po ako tuwan-tuwa at masayang-masaya. Kaya lang, siyempre wala po tayo sa posisyon para ipagpilitan yan. Lalong-lalo na nga po ngayon na kung saan, mga kaaldab, binabanatan tayo ng gusto. Pero pansin nyo naman po kay Mengay, real talk to, mga kaaldab, pansin nyo na kapag si Mengay po, wala po talagang kadating-dating kapag si Congressman Spotted yung pinag-uusapan, parang hindi nga po siya kinikilig. Parang alam nyo na yung pinapoint natin, pero syempre
wala po tayo sa posisyon, mga kaaldab, para mamilit na mga netizen, mamilit nga po na mga taong ayaw maniwala, kumbaga nirerespeto natin yan at ginagalang. Sa dami po kasi ngayon na mga issue na ibinabalita, mga edited picture na pinagpipiestahan ngayon, hindi po ba? Ito yung sinasabi ko na bakit kailangan pa po nilang gumawa ng mga edited picture? Bakit kailangan pa po nilang i-post sa social media? Eh nakikita naman po ng mga expert, nakikita naman po ng mga tao na halatang-halatang inedit lang siya, pero bakit po nila ginagawa? Para po lagi po silang bida. Yung tipong kailangan lagi sila sa top ng Twitter, Instagram, Facebook. Yung ganun po, mga kaaldab, yung talagang gusto nila umaagaw po sila ng trending. Pero hindi naman po talaga nagtitrending. Ito ha, isipin nyo na lang po. Yung wedding proposal, hindi nga po ito talagang pinagpiestahan ng isang linggo. Hindi po ba, ilang araw wala na. Tapos yung video ngayon na umiiyak-iyak kuno si Mr. Spotted, tapos si Mengay, etc. Ilang araw lang po ba? Isang araw lang po siya naging masaya. Kinabukasan, wala na. Real talk, di po ba? Dapat trending na siya. Dapat pinagpipiestahan na siya. Dapat hanggang ngayon pinag-uusapan po siya. Wala po kasing pumapatol. Isa po sa hindi po nagugustuhan ng mga Armin at nakikita naman po natin. Bakit wala nga po raw mga celebrity o mga sikat na celebrity? Galing ah, galing po ah, galing po mismo sa ABS-CBN na bumabate. Oh, real talk, mga kaaldab. Pansin nyo po ba? Well, sinasabi ko lang po yung totoo. Ito, si Boy Abunda na lang eh. Di po ba? Na, kumbaga, nag-interview kay Mengay, etc. Pero bakit wala? Sa dami ng artista ng ABS-CBN, sa dami ng mga sikat, pero bakit wala man lang nag-comment? Wala man lang nag-react? Kasi alam po nila kung ano ba po ang katotohong ang ibig kong sabihin, pagkatao. Alam po nila ang totoong pagkatao ni Congressman Spotted. Kaya hindi na po sila nagulat at hindi na po nabigla. Hindi po katulad ng mga ibang artista na kapag nag-propose ng wedding, talagang pinagpipiestahan at bumabaha po ng komento sa kanilang Twitter account. Pero dito lang po mapapansin nyo eh, bukod tangi lang po kay Mengay at kay Congressman Spotted. Kasi nga po, maraming nakakaalam na sarsuela lang po siya. Maraming nakakaalam, lalo na po yung nasa loob ng ABS-CBN, na hindi po talaga po pwede, dahil alam po nila kung ano nga po talaga yung totoong pagkatao ni Congressman Spotted. At alam din po naman na ibiyang yan eh. Kaya lang siyempre, tinatago lang po nila. Pero lalabas at lalabas din po yung katotohanan. Ito yung sinasabi ko na kahit ano pong gawing pagpipigil, ang emosyon ng isang tao, lalo na po kay Congressman Spotted, lalabas at lalabas yan. Real talk. Well, hindi ko na po sasabihin yung sinabi rito ni Vice Ganda, pero marami na nga po naman po talaga na sa ABS-CBN yung umamin na. Kaya yan lang naman po yung hihintay natin eh. Once na dumating po yan at kumbaga lumakas na yung loob ni Congressman Spotted, eh wala na. Di po ba, panalo na po tayo doon. Pero syempre, antayin na lang po natin yan. Di po ba? Kaya, kumbaga, lagi lang po kayo tututok dito sa channel natin para updated po kayo sa mga video na ilalabas po natin. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest, eh lagi lang po kayo tututok sa channel ni Mr. Destiny.